Ang AVC Representative Screamline Cool Smashers na pinapangunahan ni Elise Basa at PLDT High Speed Hitters na pinapangunahan naman ng kasalukuyang leading scorer na si Elena Samuelenko. Fresh from the win pa nga ang High Speed Hitters noong Sabado kontra si United Auctioneers Army in 5 sets. Matatanda ang naging controversial pa rin ang crucial calls ng referees at ang pagiging absent pa rin ng PVL challenge system na nagiging dahilan ng missed calls. Ngunit hindi bumababa ang confidence ng PLDT with their team captain Rayad Dimakulangan, Mika Reyes at ang kanilang Russian import na si Elena Samuelenko. Pasabog din ang performance ni Chin Basas na hindi mahuli-huli ng Army defenders sa net at floor. Umariba naman ang mga ito kahit sa block defense kasabay sa presence ni Del Palomata. Tiyak ngang magiging nakakatakot na koponan ito sa mga susunod pang laban kung magiging consistent ito sa kanilang performance. Tila unti-unti na rin itong na-overcome ang kanilang mga pagkukulang tulad na lamang ng lack of confidence in a long game na may kukumpara sa isang heartbreaking loss ito as third runners-up laban sa Signal in a 5-setter match. Ganito rin ang nangyaring scenario sa laban nila kontra Cool Smashers semifinals round robin ng PVL Invitational na kahit ay 2-0 set advantage na ito ay misto lang maobserbahan ang pagiging inconsistent nito. Ngunit kung magiging matyaga at maliksi ang High Speed Hitters ay papalag ito sa CCS. Sa kabilang banda, nagpapakilala na rin si Elise Basa from Turkey na inirepresenta ang Cool Smashers bilang import nito. Ang 35-year-old Turkish national ay isang pangmalakas ang player nga na nai-recruit nila Coach Sherwin para mas paikingin ang pag-asang masilat nito ang corona ng reinforced sa PVL. Ilan sa career highlights ito ay ang mga sumunod: 2020 Thailand League Best Opposite Spiker, Team na Conrad Chassi Madamol 2020, second runners-up, Thailand League at naglaro pa nga sa Japan ng mahigit 2 taon para naman sa NEC Red Rockets. Tila malaki nga ang posibilidad na maging open spiker si Tots Carlos na magagamit ang experience nito bilang open sa ilang recent tournaments nito sa spiking position. Matutukoy rin ang may elbow na players sa Gagukava Quadro Gunners na binubuo ni na Gemma Galanza, Michelle Gumabaw, Tots Carlos at team captain Eliza Valdez. With their unique playstyles na ala Japan sa panguna ni Gia Morado de Guzman at Kyle Negrito at ang pangmalakas ang depensa na inihahatid ni 2022 ASEAN Grand Prix Best Libero Kyle Atienza ay hindi malabong maghahalimaw ito sa loob ng court. Will it be a straight sets victory, a non-stop 5-setter match, at sino ang best manok player ninyo?